Hello, what's up mga mamen? Welcome to my channel, Brains Blog. At kung bago ko lamang na padaan sa aking channel, ay huwag mo makalimutang mag-subscribe and click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video i-upload ko. At kung trip mo naman ang mga OFW's topic, eh baka ito na yung channel na kailangan mo. Baka ito yung makatulong sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Subaybayan mo lagi ang aking mga upload. Nag-a-upload ako every Monday and Thursday. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about tradisyon ng bansang Saudi Arabia. Yung mga tamang gawi, tamang pangingilos para nalita. Ano yung mga pinagbabawal nila dito na hindi mo dapat ginagawa? Dahil pag ginawa mo to, baka pwede ka pang makulong. Gusto mo na bang malaman to? Pero bago ang lahat, syempre, alam mo na yan, intro, pasok! Naman natin na ang bansang Saudi Arabia ay isa sa pinakamahigpit na bansa. Marami silang mga tradisyon na sinusunod. Marami silang mga ipinagbabawal. Meron silang mga tamang gawi, tamang pangingilos, tamang pananalita. Marami silang pinag-iingatan, lalong-lalo na sa mga kababaihan dito. Ngayon, kung handa ka na ba? Huwag mong i-skip tong video na to, lalong-lalo na kung nagpaplano kang magtrabaho dito sa bansang Arabian. Number 1, pagpunta mo pa lamang dito, kailangan nakatakip na ang buhok mo. Dahil, pinahigpit na pinababawal nila dito ang makita ng mga kalalakihan ang buhok ng isang babae. Lalong-lalo na sa ating mga kadama. Baka magalit si madam makita ang iyong bagong reban na buhok makita ng kanyang asawa o diba? Okay guys, kung familiar ka sa hijab na ginagamit ng mga kababaihan dito, yung mga Muslim dito, kasi sa Pilipinas gumagamit yung mga Muslim sa Pilipinas ng ganon, yung kulay itim na tatakip dito sa ulo. Pero sa aming mga kadama, kung hindi hijab ang binibigay sa amin, binibilang kami nito. May kulay na puti, kulay na itim. Ito yung ginagamit ko pang takip. Yan. Pag natatrabaho ako. Ito, yan. No? Yan. Parang ano ka, sabi yung feeling ko dito, parang isdang nilang bat. Okay guys, halimbawa, kararating mo pa lang sa bahay ng amo mo, o kaya syempre madalas naman itong gamitin yung salitang assalamu alaikum, kapayapaan ay mapasayo. Sasagutin mo siya na sasagutin ka ng wa alaikum salam, kapayapaan ay mapasayo din. Ganun. Ayun yung pagkakaintindi ko sa assalamu alaikum wa alaikum salam. Hindi po yung assalamu alaikum, wa alaikum salam, malay ko sa'yo. O diba? Madalas mga pilosopo mga tao dito. Ganun yung mga ano nila, yung mga pagbati. Tapos guys, sa ating mga kadama, kung magtatrabaho kayo bilang isang kadama kasang bahay dito sa Saudi Arabia, ay bawal na bawal din yung makikipag eye to eye contact ka sa mga kalalakihan dito, lalong-lalo na sa amo mo lalaki, at baka makita ka ng madam mo ay nako, baka gerahin ka nun. Bawal yung kapagtitigan, bawal na bawal po iyan. Tapos guys, bilang isang kadama ay sobra talaga naman, napaka-stricto nila pagdating sa mga asawa nilang lalaki. Pagka alam mong nandyan yung amo mong lalaki, nandyan ang iyong madam, kahit wala man,
is distansyad, guys. Distansya. Huwag ka masyadong lalapit-lapit yan sa among mong lalaki. Ay, naku po, ang mata ni madam. So guys, sa pananamit sa atin, bawal yung mga ganito t-shirt. Ibigyan kayo ng uniform niyan. Yung kumbaga parang bakat-bakat na yung ano mo, diba? Bibigyan kayo ng uniform, tamang uniform nyo araw-araw. Yun lang guys, kasi yung mga humuhubog na katawan natin, masyado silang, ano, yung mga babae dito, alam mo naman, baka yung asawa nila eh, mahagingan ng iyong katawan, eh, alam mo naman, pag silosan tayo ng amo natin babae, yung problema po, iyan. At ito pa guys, napaka-importante nito ah. Yung mga mahilig magpi-picture dyan, may mga amo na ayaw picture ng bahay nila. Minsan nalalaman nila yung mga account natin. Nache-check nila yan. Madalas sa mga amo dito, chine-check yung mga account ng mga kadama nila. San-san yon? Sa Facebook, sa TikTok, sa mga social media account. Ayan. Sine-search lang nila yung mga pangalan natin o kaya minsan yung SIM card, bawa nakapangalan sa kanila yun. Merong mga amo na kinoconnect yun sa cellphone nila, so nadidetect nila yung mga pinagagawa mo sa social media. Yung mga mahilig magpicture ng bahay nila at yung mga mahilig magpicture ng mga daan dito, bawa magpicture-picture ko mga kalsa-kalsada dito, yung mga government building, mga babae dito nang walang pahintulot, pipicturan mo or nahagingan mo ng video mo, mga police dito, yung mga sakop ng gobyerno ay pipicturan mo o bibidyohan mo nang walang pahintulot nila, tapos ipopost mo dahil magkakaroon ng million views at baka kumita ka, ay naku po. Kung kapalit naman puno na ay makukulong kayo, wag na, dibali na yung million views na yan. Kung sa tingin nyo eh, para lang sa fame ang gagawin nyo. Dahil syempre nga naman, pag naipakita mo to, baka maraming views. At isa pa guys, no? Yung mga nagpipicture ng mga alaga nila. Ako eh, ingat na ingat ako dyan. Kung tutuusin, pwedeng-pwede ko naman picturean yung alaga kong napaka-cute. I-post ko sa Facebook, i-post ko sa Reels, i-post ko sa YouTube, sa Shorts, baka maraming views kasi ang cute-cute, super talaga kulit, maraming maaliw, ay kumita ako, di ba? Kaso nga lang guys, ay mag-ingat po kayo dahil pag nakita yan ng amo nyo na pinupost nyo, yung mga picture, video ng mga alaga nyo, ay pwede po kayong kasuhan. Kukunin ng cellphone nyo. At baka naman yung cellphone nyo ay may mga laman na kung ano-ano. Bawal din po yung mga may mga kabastusan sa cellphone nyo. Ay baka imbis na yung maging kaso mo lang is yung nagpicture ka nung alaga mo, ay mabigat na nga yun. Tapos hinalungkat pa nila, may nakita pang mga pornography dyan na ano, yan sa cellphone nyo. Ay, naku po, guys, mag-ingat-ingat po kayo. Una po sa lahat, nandito tayo sa Saudi Arabia. Strictong bansa. Ang tara-tara dito, kit-kit naman yan eh. Smile. Kit-kit mo, sigurado po maraming views to, baby. Okay? At dyan na nga po natapos ang video natin, guys. At ito lang po yung aking paalala sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Alamin nyo, yung mga tradisyon ipinagbabawal sa bansang pupuntahan ninyo. Lalo na kung nandito kayo sa Saudi Arabia.
Muslim po sila. Yung mga bagay na hindi pwede, huwag nyo nang dalhin. Ihabol ko yung mga rosary, Bible. Nabanggit ko na yan sa mga videos ko mga nakaraan. Bawal na bawal po yan dito. Alam nyo naman po na sa Muslim na bansa kayo pupunta. Syempre siguro common sense na po yun. Huwag na po tayong magdala, no? Sa mga pananamit ba, ay ulitin ko ulit yan, bibigyan kayo ng uniform. Mahigpit din po sila dyan. Lagi lang po kayong mag-iingat, guys. Kasi once po na mapahama kayo, kawawa po yung pamilya nyo. Kawawa po yung mga anak nyo. Marami na pong nakulong dito na mga Pilipina dahil po sa kapabayaan nila. Yung sa mga nagpo-opo, tama na tayo ay gumawa ng paraan para po tayo ay hindi ma-homesick, maging masaya tayo. Pero dapat din po nating alamin yung mga pinagbabawal nila sa bansang Saudi. Kumbaga, respeto lang natin, no? Respetuhin natin ang bansa nila dahil tayo po ay tumawid lamang po ng bansa nila para magtrabaho. Kaya bago ka talaga pumunta sa isang bansa, alamin mo yung mga pinagbabawal para safe ka lang, hindi ka mapapahamak at uuwi kang ligtas sa pamilya mo. Yun lamang po guys, kung kayo po ay may natutunan, please subscribe my channel, Rains Vlog. Click mo na rin ang notification bell, o diba? Notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. And once again, maraming salamat po at paki-like, comment, mag-suggest kayo, mag-question kayo sa akin kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin, sasagutin ko po yan. Paki-share na rin po yung video at para lahat tayo ay mag-share.